napakalaking usapin sa mga religious issues, yung idolatry. Nagiging divisive yan kung minsan, nagkakasamaan ng loob. Pero maraming uri ng idolatry at may isang malaking uri ng idolatry na napapabayaan sa usapan. At yan po ang ating topic ngayon, the other idolatry. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos na walang katulad at wala kayo Panginoon na image. Kayo ay kayo at hindi namin kayo kayang bigyan ng kwadro. We cannot frame you, we cannot say this is you because you are you. Salamat na lamang Panginoon dahil walang hanggan ang inyong kaluwalhatian. At salamat din dahil kahit paano sa aming mga limitasyon, nakakasilip kami sa iyong hiwaga, naiintindihan ka namin, Lord, kahit partly. We cannot presume to know you fully, but we thank you that you continue to reveal yourself to us. And that is what we ask you, Lord, to do right now, to continue to reveal your truth to us, a truth that we can operationalize in our daily life. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at punan niyo aming mga kakulangan. Ang mga galit at hinanakit at puot namin sa aming puso ay pawiin ninyo at patawarin mo kami kung nagbibigay kami ng puwang sa puso namin sa mga ganitong bagay. Linisin niyo po kami at pakaingatan niyo, Panginoon, ang aming isip na sa inyo matuon, kayong maunawaan at kayo ang masunod. Salamat sa lakas ng katawan that also sets us free to worship you. That we have mouths to use in speaking to you and even our minds, O Lord, when we communicate with you without words. Salamat sapagkat kami maraming dapat na itanaw ng utang na loob sa inyo. At salamat din sa mga hindi niyo binibigay sapagkat nananalig kami, kayo pa rin ang higit na nakakaalam kung anong mabuti sa amin. Dalangin namin ngayon, payapain niyo po aming loob, binaalis namin ang anumang bagay na maring umagaw sa aming pansin. We like to give you undivided attention. Deal with us, teach us, guide us, Father. In the name of your Son, our Lord, the Lord Jesus Christ, we pray. Meron po tayong alam na common idolatry. Yun ang paggawa ng mga imahen at mga Diyos-Diyosan. At sabi sa Exodus 20 verses 4 to 5, "You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them." Malinaw ang itinuturo ng Panginoon dito sa chapter na ito na hindi niya nais ang kanyang mga anak ay gumawa ng mga inanyong mga Diyos o kamukha ng Diyos at mga Diyos-Diyosan at hindi daw ito dapat na yukuan o kaya ay sambahin. At sa Psalm 135:15-20, "The idols of the nations are silver and gold made by the hands of men. They have mouths but cannot speak, eyes but they cannot see. They have ears but cannot hear, nor is there breath in their mouths. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them." Dinagdagan ang pakahulugan, ang mga bayan-bayan daw at mga tao ay lumilikha ng kanilang mga Diyos-Diyosan, na may mga inanyuan, may bibig pero hindi naman nakakapagsalita, matang hindi nakakakita, tayongang hindi nakakarinig, at niwala daw hininga na lumalabas sa kanilang mga bibig. Ganon din daw ang kakauwian ng mga gumagawa sa ganitong mga imahen. Ibig sabihin, meron din silang bibig, hindi sila makapagsalita, hindi rin makakarinig ang kanilang tenga, mabubulag din ang kanilang mata, at wala ding buhay ang kanilang pinakabuhay mismo. Kung ano ang ginagawa mong imahen ng iyong Diyos, matutulad ka daw doon. Ano ang usapin na ito? That God is God. That the idols do not correctly represent God. Kaya ayaw niya. In idolatry, man limits God according to man's perception. So gagawin mong kamukha mo, eh tao ka, eh hindi mo naman kayang kopyahin yung bibig hanggang lungs, hanggang kaloob-looban, yung tenga hanggang sa eardrum, hanggang doon sa lahat ng bahagi niyan para makarinig, kulang lang ang yung representation. Kaya sabi, hindi ako yan, hindi yan ang larawan ko, hindi ko wangis yan, ayoko niyan. In reverse also, man makes God in his own image. Ang alam natin, God made man in his image, pero ang tao rin, gumagawa ng Diyos ayon sa wangis naman ng tao. Man makes God according to his imagination and needs and wishes. So yung mga tao na mahilig sa giyera, lumilikha sila ng mga gods of war. Yung mga manging isda, nagkakaroon sila ng mga patron ng mga Diyos ng tubig o ng dagat o ng isda. Ang mga magsasaka, lumilikha at sumusunod sa mga patron ng pagsasaka at pagtatanim.
ginagawa natin ang Diyos sa tulad natin at pinapagawa natin siya ng mga gawain na gusto nating magawa, pero siya ang ginagawa nating modelo. God becomes a projection of people's wants and fears. Kaya pag kami mga lahi o mga tribo na nag-headhunt, meron sila mga Diyos ng headhunting. Pag kami mga lahi na mahilig pumatay ng kapwa, meron sila mga Diyos na dinadasalan kasama nila sa ganong mga uri ng digma. Kung takot na takot ang mga tao sa kidlat, meron sila mga patron at Diyos ng kidlat. Kung ang kinakatakutan nila ay lindol, meron sila mga patron ng lindol. In other words, kung ano yung takot mo, kung ano yung gusto mo, lumilikha ka ng Diyos na tutugon doon. Kaya likha ng tao yung Diyos na yun. Hindi yun ang tunay na Diyos. Yun ay Diyos-Diyosan. And then that God becomes the model or ideal and the image even of man's limitations at the moment. Kaya ayaw ng Diyos kasi napakalaki ng kulang at maling-mali. God or idols become their legitimizers. So pagka meron ka nga namang sinasamba ng Diyos na kumakatawan sa gusto mo, sa mga pinapangarap mo at mithiin mo sa buhay, nagmumukha tuloy tama yung gusto mo kasi may katumbas yun na Diyos eh. That's why God hates idolatry. It limits God's range and definitely insults God's true image. Kaya sabi niya sa Jeremiah 25:6, "Do not provoke me to anger with what your hands have made." Huwag niyo nga akong galitin sa pinaglililikha ng mga kamay niyo. Ano mga lesson dito, mga kapatid? Makers and worshippers of such idols become like them. Idol mo yun, di nagiging ganun ka rin. Kung idol mo ang isang artista, pati hairstyle niya, nagiging ganun ang hairstyle mo. Kung idol mo ang isang martial artist, ganun din ang suot-suot mo, yung suot niya. So kung idol mo ay ganun Diyos-Diyosan, magiging ganun ka rin. Psalm 135:18, "Those who make them will be like them, and so will all who trust in them." Needless to say, idols are misrepresentations of God. Hindi sila representation, sila ay misrepresentation. Acts 7, 48-50, "However, the Most High does not live in houses made by men. As the prophet says, 'Heaven is my throne, and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me?' says the Lord. Or where will my resting place be? Has not my hand made all these things?" So sabi, ang Diyos na lumikha ng lahat-lahat, hindi nagtitira sa mga bahay, gusali, imahin na ginawa lang ng tao. Paano mo masasabing ito ang bahay ng Diyos? Ang laki-laki ng Diyos. Pero syempre, ang mga relihiyoso, pag nagpa-fundraising, sasabihin nila, ating gawain ang bahay ng Diyos para ang mga tao ay ganahan na magbigay. May bahay ba ang Diyos? Wala. Pero kung gumagawa ka ng church building, gumagawa ka ng worship place, di bahay natin. So pagpagandahin natin, paginhawahin natin para tayo ay guminhawa, para tayo makinabang, hindi dahil bahay yon ng Diyos. Yung mga ganong uri ng mga pagmamanipulate ng utak ay ginagawa ng napakatagal ng panahon. Kaya sabi sa Biblia, paano naman kayo gagawa ng anumang bagay na pwede kong tirhan? Magkakasya ba ako dyan? Sabi ko, wala akong pwedeng pagpahingahan na gawa nyo lang kasi kayo lang nga ang aking gawa. Hindi ba ako ang may gawa ng lahat ng yan? Yun ang sinasabi ng Diyos. Idolatry creates wrong impressions, makes wrong promises, misguides, damages, and destroys truthful belief. God does not live in images and houses made by man. Pero yan yung common idolatry. Hindi yan ang topic natin ngayon, mga kapatid. Binigyan lang natin ng konting puwang sa usapan para merong counterpoint yung tunay natin pag-uusapan at merong pagmulan. Because we're going to talk today about the other idolatry. Yung isang Diyos-Diyosan, yung isang imahen na hindi natin napapansin. What are some of the basic premises of what I'd like to discuss with you today? First, man was made in God's image, by God. Nilikha ng Diyos ang tao sa wangis ng Diyos mismo. Genesis 1:27, "So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them." And because God created man, man is wonderfully made. Nilikha ka ng Diyos, kawangis ka ng Diyos, anong conclusion? You are a wonderful creation.
At yan ay sinalamin sa Psalm 139:14, nung sinabi ni David, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." So let's be clear, this is the image of man. Wonderful, fearfully made, holy, because man was made in the image of God. Pero kung paano binaluktot ng tao ang tunay na Diyos sa maling representation in idolatry, nababaluktot din ng tao ang tunay na siya, ang tunay niyang pagkatao, again, sa misrepresentation ng idolatry. So may other idol. Hindi lang yung wrong idol of God, meron ding wrong idol of man. Wrong image of man. Man makes a distorted image. Man makes an idol also of himself and of others. Likes he makes idols of God. Idol number one. Ano yung imahen number one na dapat nating reviewin? That I am, that you are sinful. Isang imahen yan ng tao. At karamihan sa atin ngayon, yan ang imahen na nasa isip natin tungkol sa tao. Na tao ay makasalanan, marumi, walang inisip kundi kasalanan, puro karumihan. Psalm 51:5, "Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me." This is a very interesting verse. Sinasabi na ito na hindi pa man ako'y pinapanganak, ipinaglilihi pa lang ako, kasalanan na ang kasama ko. Na talagang ako'y ginawa sa kasalanan at ako'y talagang kasalanan. Therefore, what is the image of man here? An image of sin. An image of darkness. But let us not forget, brothers and sisters, that this was David's opinion of himself. Sabi niya, "I was," pinag-uusapan niya sarili niya, "sinful from the time my mother conceived me." So maaring ito ay isa lamang uri ng oriental style of self-effacement. Isang uri ng pagsasalita ng mga taga-silangan tulad natin na lagi nilang ginagawang aba ang sarili. Ang anyo pong abang lingkod. Diba? Kung mamarapatin po ninyo, pati announcement, meron na ngang emergency, mangyari po lamang na kayo'y pumunta sa exit, nakakasunog na. Because we are very polite. Yung mga sinasabi natin at sarili natin gusto nating paliitin, pababain, kaya maaaring sinasabi yan ni David bilang isa lang uri ng oriental way of treating oneself na pinapaliit. Pwede rin naman na it's also a form of David's poetic expression. Isang uri ng awit, isang uri ng tula, maraming talinghaga at maraming pagmamalabis. So it could be an exaggeration. Tulad ng sinabi mo, ang lungkot ng pelikula, bumaha ng luha sa sinehan. Siyempre, hindi naman literal. Ito'y isang uri ng pagmamalabis as a poetic device, a literary style. Or, pwedeng totoo, but it could be David's personal reality of himself due to his personal history and heritage. Alam naman nating masalimuot ang pinagmulan ni David. Ang nakakapagtaka lang, an elaborate theology of universal original sin was woven by religion based on these colorful yet personal words of David. Siya lang naman ang pinag-uusapan, yung nanay niya, yung paglilihi sa kanya. Bakit inangkin na nating lahat na tayo rin yun? Kasi inangkin yun ang religion at buong puso namang tinanggap ng buong sangsinukob. Kaya ang image ng man sa atin, sinful at birth. Nagkaroon pa ng doctrine of original sin dahil dyan. What is original about us? The godliness, the holiness, because we were created in God's image. Yun ang original, hindi yung sin. Kaya yung image na yun ay dapat tanungin at dapat na i-challenge. At yung psalm sa pinagmulan, itong ideyang ito, marami dyan are personal perceptions of David. Useful for personal inspiration sometimes in our lives today, but not necessarily basis for universal doctrine. Mga personal na kasaysayan ni David, personal niya mga awit, mga pasalamat, mga panalangin, personal niya yun. Pwedeng kapulutan natin ang aral, pwedeng kapulutan ng inspirasyon, pero kalabisan na nagawa ng universal doctrine for all people, for all time, in all places. Kasi kung susuriin nyo yung psalm, maraming dasal dyan si David na, "Diyos ko, durugin nyo po mga kaaway ko, ubusin nyo po sila." Di ba? Is that the kind of prayer that Jesus would like you to pray? Sabi nga niya, pray for your enemies. Di ba? Love those who hurt you.
So alam natin, prayer lang yun ni David kasi siguro galit na galit siya o lungkot siya, gusto niya magpalakas ng loob. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng tao ay pwede at dapat manalangin sa ganung paraan. Personal lang niya yun. Biblical examples are authoritative only when followed by a command. And it was just told as a story. Tulad ng si David ay nagpapatay ng isa niyang kawal at inagaw niya yung asawa, hindi natin pwedeng gawin yun dahil ginawa ni David. Ikinwento lang, pero hindi ibig sabihin may doktrina na dapat tularan yun. Kaya hindi rin pwede na dahil sinabi lang ni David that he was sinful at birth, eh lahat tayo, ganun na ang pananaw sa ating mga sarili. One, that could be a literary style. Two, that could be just etiquette, oriental way of talking. Or three, that might have been true, pero sa kanya lang, hindi sa lahat ng tao. This reading and interpretation of Psalm 139 verse 14 creates a very sorry idol of humanity that conditions man to sin and feel helpless. Therefore, man behaves as victim. Pag ang pinairal natin sa ating isip ay yung imahe na ipininta ng Psalm 139, anong tingin mo sa tao? Sobrang dilim, sobrang lungkot, walang pag-asa, kahit anong gawin, hindi makakataka sa kasalanan kasi hindi pa man sinisilang, may kasalanan na. Anong magiging bunga sa'yo ng ganong imahen? Meron pang isang idol, number two, that I am wretched. Ako'y wasak, ako'y giba. Wala na ako talagang hinaharap pa. Sabi sa Romans 7:24, what a wretched man I am. And because of that, another kakambal na image niyan, my body is sinful. Masama ang katawan ko. Masama ang mata ko, tumitingin sa mga tukso. Masama ang bibig ko, nagsasalita ng hindi dapat. Masamang masama ako, maruming maruming ang aking katawan. Sino ba lumikha ng katawan natin, di ba ang Diyos? That the original image of the body of man was that God created it and God said it was good. Pero sabi kasi sa Romans 7:18, I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Sinong may sabi? Si Paul. Eh kung ganun ba pagtingin niya sa sarili niya, di pagtingin niya sa sarili niya yon, he was speaking for himself. You don't have to take it that he's speaking for all of us at all times. Dahil ganun ang pananaw ni Paul sa kanyang katawan, sabi niya, therefore I beat my body. At syempre, up to a point, dapat din naman ganun na maging pananaw natin dahil meron naman talaga tayong kasalanan, meron tayong mga tendencies. Pero para lumikha ka ng image ng katawan ng tao na wala nang mabuting nandiyan, puro masama na lang, iniinsulto mo na ang Diyos na gumawa sa katawan na ito. And of course, you know that it's an exaggeration for even for Paul to say that there is nothing that good that lived in him because he did a lot of good. So once more, isa naman itong literary style of talking. Hindi dapat literal mong kinuha at sinunod sa buong buhay mo. Kaya ang sabi niya sa 1 Corinthians 9:27, no, I beat my body and make it my slave. Anong ginawa ng mga sobrang nililiteral ito? Yan yung mga nagahampas sa sarili. Hinihiwa ng blade ang likod pagkatapos pagkahahampasin ang kung ano-anong mga piraso ng kawayan hanggang dumugo ng dumugo at iniisip, ikinatutuwa yun ng Diyos. Yun yung mga naglalagay ng mga tinik sa kanilang mga hita, mga belt sa hita na mahihigpit na may mga bakal na nakatusok sa kanilang laman because they beat their body. Kasi nakita nila sa verse. Pero anong sabi sa Bible? Your body is the temple of the Holy Spirit. Whoever destroys that temple, God will destroy. Pero pagka kasi sobra nating sinirius, itong mga ganitong turo, na mahalaga to ha, hindi ko binabaliwala ang mga turo ni Paul, yung mga turo na to ng Psalm, pero hindi pwedeng i-apply yan universally to everybody at all time. Kasi magkakaroon ka ng iba, distorted, pangit na pananaw sa buhay, pangit na pananaw sa tao na Diyos ang may likha, at magkakaroon ka ng kawalang pag-asa. At lalo tuloy dadaling magkasala, dahil sasabihin mo lang, eh kasi tao lang ako. Kasi ang image mo sa tao eh, talunan, sira, wasak, giba. Kaya dapat ituwid yung other idolatry, the wrong idol that we make of ourselves. The idol that we create for humanity that God did not create for us. This is Paul's personal idea about his own body. And as in David's case, this has been turned by people into a basis for universal doctrine.
perpetuating the idea of a fallen man. Paul, of course, was very influential, but he must be read very, very carefully. No? Naisip na ba natin yun na lagi na lang ang tingin natin sa tao fallen, and then man was dichotomized and divided into parts. One holy, the other sinful. Pwede mo bang paghiwalayin ang katawan at espiritu mo? Hindi pwede yun. Mapaghiwalay lang yun pag namatay ka na. That the spirit returns to God and the body returns to the ground. Pero habang buhay ka pa, hindi pwede paghiwalayin yun. So hindi pwede sabihin, mabuti ang espiritu ko, masama ang katawan ko, at tapos you will demonize your body. The body must be taken care of. We must appreciate God for our body. Inilalagay lang sa tama. May appetite kang kumain para kumain ka. Even the appetite for procreation was created by God so that the human race will go on. May tama lang lugar, may tamang konteksto, pero hindi yun masama. Sobra kasi nating minamasama. Meron pang nagtatanong sa akin, Pastor, may asawa po ako pero naging Christian po ako. Will I still go to bed with my husband? Eh, natural. Alam nga naman yung husband will go to bed with the bed. Kaya ka nga asawa niya. Akala nung iba, pag naging Kristiyano ka na, lumapit ka sa Diyos, you have to deny every desire. Lahat ng desire, tama. Kung tama yung object, tama yung lugar, tama yung method. Kasi Diyos ang may ilagay niyan. Huwag niyong mamasamay naman pinaglalagay ng Diyos. Kasi kuminsan, pag nagiging Kristiyano, sobra nagiging malisyoso. Pati yung Diyos ang naglagay, minamasama. What are the effects of this type of idolatry and iconography that we make of ourselves? Overall gloom about humanity and humanness. Kaya iba gusto nang mamatay para po lumipat na sa langit. Dahil ang tingin nila sa buhay na ito, ang mundo'y masama, lahat ng material na bagay ay masama, ang katawan ay masama. Diyos ang may likha niyan, tapos sasabihin mong masama. Dapat natin igalang ang Diyos. When there are rats in the ship, you probably want to kill the rats, but you don't sink the ship. Meron tayong mga kaunting kapintasan, pero hindi ibig sabihin na buong-buo tayong kapintasan, na buong-buo tayong mali. Another effect of this type of idolatry is preconditioning to be fallen, to be sinful. E total, sapagkat kami tao lang, edi expect us to be human only. Ang naging meaning na kasi ng human, fallen, distorted, warped, sinful. No. It is glorious to be human because God made us wonderfully. So that we should not deny our humanness. Yung iba kasi sobrang denial pagka naging born again Christian, pag nag-Bible, dine-deny lahat, nabubuhay sa pagpapanggap, sa pagkukunwari. Kunwari, walang desire, meron din naman, nagkakasakit tuloy. Kasi sobrang laging kinukubli. Puro pagtitiis. Hindi yun na inutos sa atin ng Diyos. Kumisan yun na utos sa simbahan. Kaya dapat sinusuri mo eh. Kung tama ba ang representation, saan tama, saan hindi tama. Because religion has become very manipulative in the past 2,000 years. Dapat i-reform, no? Ang pananaw natin sa Diyos. E yung Diyos, ang religion pa naman, nagiging parang filter through which you look at God. So kung ano ipakita sa'yo, yun lang makikita mo. That's why it is the duty and privilege of every person to know God in a personal way. Religion can guide you, institutions can help you, but you've got to have a very personal relationship with God, a personal communication with God, and a personal perception and allocation of God in your life. Kailangan merong kanon. Huwag mong iasa lang sa iba. Another effect, of course, is projection of the fallen nature on real life. Kung yun ang idol mo, di magiging ganun ka. E anong idol natin sa man? Fallen. E di lagi ka talaga nagfa-fall. Kasi parang sinadya mo na magiging ganun ka. Yun pala yung idol mo. Alam nga naman pa iba ka pa. Another effect of that is judgmentalism. Ang nakikita na lang tuloy natin sa kapwa, yung masama. Puro masama. Pag hindi mo nakikita ang mabuti sa tao, iniinsulto mo ang Diyos dahil nilikha yun ang Diyos. And because nobody can be perfect, therefore nobody can be perfectly wrong. Nobody can be perfectly bad. May good din yan. In fact, maraming good yan. Na condition lang tayong isipin na mas marami yung bad. And because we think that, we look for that, we see that. Ganun ang nangyayari sa ating buhay. Isa pa siyempre ang efekto niyan, apathy. Nawawala na lang tayo ng ganang magsikap kasi sasabihin natin, tao din naman ako. What's the point na manalo ako ngayon? Matatalo din ako next week. Huwag na, talo na lang lagi kasi nga, talunan ng tao.
There's a lack of will to be godly and to be supermen and superwomen. Of course, organized religion always likes the issue of sin and fallenness. Why? Because it makes the church very important. Pagka laging ang tao ay fallen, laging tao ay marumi, makasalanan, lagi nagiging mahalaga ang priesthood. Kasi sila ang namamagitan between the fallen man and God. Kaya gustong-gusto siya para nag-religion, ipagsiksikan lagi sa isip mo, marumi ka, kulang ka, dahil humahalaga tuloy yung mga priests natin. Dahil sila ang lalapitan natin para ilapit tayo sa Diyos. It makes them very, very important. That's why they like that image of man, the fallen man, because a fallen man always has to be redeemed. It puts them in the center of religious economy. Kaya dapat nating sinusuri din yun. The challenge now is transcending personal idolatry. Una, that you identify that there are false idols about us, human beings, then dapat malampasan yan. You've got to transcend. And the key is in exposing the erroneous representation or this very powerful misrepresentation. Again, premise, God created man in His own image, not in the image of sin. Alam nyo yun. We were created in God's image. The original creation was good. Genesis 1:10, and God saw that it was good. And as we have read in Psalm 139, we were fearfully and wonderfully made. Premise 2, the Spirit of God lives in man. Noon, lalo na ngayon. 1 Corinthians 2:12, we have not received the Spirit of the world, but the Spirit who is from God. So, sinong nasa inyo ngayon? It's not the spirit of the world. It's not the spirit of Satan. It is the spirit of God. Tapos sasabihin mo, fallen ka. The spirit of God lives in the believer. Man is the temple of God, the Holy Spirit. Kung talagang may bahay ang Diyos, hindi yung building, ikaw. Ikaw ang templo ng Diyos. Ang katawan mo, ang templo ng Espiritu ng Diyos. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? So wala doon sa langit, wala sa hangin, wala kung saan-saan. In you, nandun yung Espiritu ng Diyos. Even if man had a fall, man had been saved, recreated, and even made holy by the ministry of Christ once for all. Minsan lang na ginawa ni Jesus para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. So kung sakali man na yung race, the human race, had a fall, the human race was also redeemed by the work of Jesus. Minsan lang para sa lahat at yun ay tapos na. Kung nagkaroon man ng sumandaling panahon that man was in a fallen state, nabura na yun sa pamamagitan ni Kristo. Ang kailangan lang ay paniwalaan, tanggapin. At ang ating pamamalita, dapat ipinamamalita nating tapos na ang pagbabayad para sa kasalanan, ang tao'y natubos na, dapat na lang bawat isa tanggapin niya yun at maging totoo sa kanyang buhay. What is the challenge and the need? To rediscover your reborn and true image. Kung nananalamin ka pa rin at sinasabi mo, I'm sinful at birth, ipinanganak ako sa kasalanan, pinaglihi sa kasalanan, magiging makasalanan talaga ako, ang sama-sama ng katawan ko, ang sama-sama ng isip ko, maghunos-dili ka kapatid, magbago ka ng pananaw. Man's true image is that of the temple resident who is God, not the damaged temple building which was the state of our body before redemption by the Lord. Ang tunay nating imahen, yung imahe ng gumawa sa atin, ang Diyos. Hindi yung imahe ng sumisira sa atin, si Satanas. Ang imahe natin, our true image, is the image of God. And even the damaged temple had been renewed by the ministry of the Lord Jesus Christ. So the challenge is know and remember who you are in Jesus. You are wonderfully made, fearfully made. You are the temple of the living God. You have the image of God. Your sins have been cleansed. You are clean and perfect as far as the Father in heaven sees you because He sees the blood of Jesus that washed you.
change the way you think about yourself. And the way you behave, the way you live your life will change. Ito yung naaalala mo na Espiritu ng Diyos ang nakatira sa'yo. Hebrews 10:14, by one sacrifice, Jesus has made perfect forever those who are being made holy. This is a very interesting sentence. Kasi sa isang sentence, mayroong past tense, mayroong present perfect tense. How can all of that happen at the same time? Sabi niya, sa isang sakripisyong ginawa ni Jesus, He has made perfect, past tense na. He has made perfect forever. Ibig sabihin, minsan lang niyang ginawa, nagawa na yon at habang panahon na ang bunga nun, He has made perfect forever those who are being made holy. Sabi ng Hebrews 10:14. Tandaan niyo mabuti ang verse na ito. Hebrews 10:14, by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. So ginagawa ka pa lang niyang holy ngayon kasi hindi ka pa talaga tunay na literally actually holy, pero ang tingin na sa'yo perfect at forever na yon, wala nang bawian. Nung si Kristo ay namatay para sa'yo at tinanggap mo yun sa iyong buhay at pinanaligan, naging perfect ka na forever. Ano pa man ang gawin mo, wala nang bawian. Kahit sa totoong buhay, you are still being made holy. So parang si Jesus, tayo-tayo lang ha, you are still being made holy. Pero pagharap niya sa Ama, Ama, perfect na po sila. At sasabihin mo, teka, hindi pa ako perfect, ginagawa mo pa lang akong perfect. Perfect yung sacrifice ko. Akong nakikita ng Ama, hindi ikaw. Kaya perfect ka na forever. Ganong kahalaga yung ministry ni Jesus, eh hindi pwedeng pabayaan at hindi pwedeng hindi pamalita. No? Tapos na ang ginawa ko para sa'yo. Pero usapan na lang natin, actually hindi ka pa tapos. Sa tunay na buhay, patuloy ka pang ine-edify. You grow from holiness to holiness. You grow from glory to glory. Pero sa tingin ng langit, pag bigla ka namatay ngayon, perfect ka. Kaya ka pupunta doon. Tapos na yan, sabi ng Panginoon. Hindi natin yun na-appreciate. Lagi tayong nabubuhay sa guilt, lagi tayong nabubuhay sa sama ng loob, sa hirap, sa pagpapakasakit. Kasi ang pinangtitingnan lang natin yung actual na sitwasyon natin. The actual. Hindi natin tinitingnan yung ating legal position before heaven. The legal position is that you have already been made perfect forever. At pag alam mo na yun, babait ka na siyempre, luluwag na ang lahat ng pananaw mo kasi secure ka eh. Usually, mas sungit lang tayo kasi insecure. Meron tayong mga fear. Madamot lang tayo kasi meron tayong mga fears. Pero kung alam mo na that you are secure forever, pwede mo nang luwagan ng lahat. Maging mas mabait ka na, relax, enjoy life. At lalo ka magiging godly. Not because you're afraid of punishment, but because you are grateful to Jesus. Nagugustuhin mong maging katulad niya. So what must we do? Those who are in the Lord, forget the past and move on. Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Marami sa atin nakakulong pa sa nakaraan. Hindi pa pinapatawad ang sarili, eh pinerfect ka na nga ni Lord eh. Nabubuhay pa sa hinanakit, sa mga takot, sa mga sama ng loob, sa sarili at sa kapwa. Tama na yun. Dapat na natin ma-enjoy yung ating perfect state. Although actually, pina-perfect pa yon, pero legally, tapos na. Parang mag-asawa, may legal kang asawa, kasama mo man at hindi, asawa mo yun. So may actual kang kasama, may actual na kasama, asawa, pero kung wala siya, legally, asawa mo pa rin. Ganon din yung holiness. Kahit kuminsan, hindi lagi mong kasama yung holiness na yon, nawawalay sa'yo pamisa-misan, legally holy ka pa rin. Why? Because the perfect ministry of Christ is good once for all. Sobrang galanda ng mensahe. And this is the heart of Christianity. Hindi laging pampagilty sa kapwa. Hindi lagi na lang paparusa sa sarili. Kailangan, enjoyin na natin yung na-beneficyo natin sa paghihirap ni Jesus. Hindi na natin siya kailangan samahan sa hirap niya sa Kalbaryo. Solo niyang ginawa yon. Ang dapat na lang ngayon, magpasalamat tayo at samahan natin ang kapwa natin sa mga hirap nila. Dahil sa pagbabayad kay Jesus, nagagawa natin yung pagsusukli na yun sa kanyang kagandahang loob kung anong ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya sabi niya, kung anong ginagawa niyo sa iba, ginagawa niyo yan sa akin. So gusto niyong sumama sa paghihirap ni Jesus, hindi niyo kailangan magpasa ng krus o magpapapako dahil bubunutin din naman yung pako after a few minutes eh.
Hindi niya naman kailangan na magdusa. Ang gawin na lang natin, at ito kung kinakailangan ng hirap, tumulong tayo sa ating kapwa. Iyon ang pagsusukli sa kabutihan ni Jesus. But do not always be oppressed by the issues of sin and guilt. Kung lagi kang guilty, bakit pa namatay si Jesus para sa'yo? Kung lagi mo na lang pahihirapan ang sarili mo. 1 Corinthians 6:11, and that is what some of you were. Ibig sabihin, maraming kasalanan. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, pinahugasan na kayo. Naalinis na kayo. At hindi lang yun, ha? Ginastify pa kayo. Binigyan pa kayo ng katuwiran. Tapos na yun. Pero sa may kakakasakasalanan ko lang kanina, between you and Jesus na lang yun. Sa God in heaven, hindi ka na nagkakasala kasi takip mo si Jesus. Siyempre, hindi natin dapat abusuhin yun dahil meron pa tayong kausap si Jesus, ha? Siya pang kausap natin ngayon. Kaya dapat makipag-usap tayo mabuti. Pero pagka lahat na naging kulang, inabutan ka na ng kamatayan o dumating na ang Diyos, kulang ka pa rin, lahat yan hindi makikita at hindi titingnan ng Diyos. Ang kanyang nakikita lang yung buo, ganap, and perfect sacrifice of Jesus for you. That's why He is our Savior. Salamat may Savior tayo. Kung hindi, you have to work hard to save yourself. And it cannot happen. Dalawa lang ang relihiyon sa mundo, mga kapatid. Maraming label, maraming pangalan, pero dalawa lang. Yung isa, save yourself. 99% doon nakasali, ha? Save yourself. Gumawa ka ng paraan, magdusa ka, magbayad ka, magganito ka, basta magbayad ka. At yung isang religion is the Christianity based on the Lord Jesus Christ's work. Jesus is your Savior. And that Savior is enough. Baliwala yung mga pangapangalan ng religion o mga label-label. Tingnan mo lang kung ano yung laman. Ikaw ba yung nagsisave sa sarili mo? O may Savior ka? Yun ang napakahalagang pagkakaiba. 1 John 2:1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks of the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Namnamin niyo yung verse, titigang mabuti. Sabi niya, kaya ako sumusulat sa inyo para huwag na kayong magkasala pa. Pero alam ko naman magkakasala din kayo. Diba? Kasi wala pa kayo sa langit. Kaya sabi, but if anybody does sin, meron agad space, di ba? We have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Hindi ito license magkasala kasi sabi nga, I write to you so that you will not sin. Pero kung nagawa mo na, yung magagawa mo, kulang pa rin, relax. Itinedepend sa kan ni Jesus sa langit. Parang may kasalanan kayong malaki, nasunog niyo ang bahay. Sabi ng nanay mo, hayaan mo ako magsasabi sa tatay mo. Di parang solved na, di ba? Kasi may advocate ka, may tagapagtanggol ka. Kaya kawawa yung mga namamatayan ng ina tapos nagkakaroon ng stepmother from hell. Di ba? Wala nang tagapagtanggol sa ama, may tagasira pa. Kaya mga stepmothers, be nice, tatanda rin kayo. Di ba? Para mahalin din kayo ng mga stepchildren nyo. Hindi kayo lagi malakas. Di ba? Hindi kayo pwedeng impacting forever. Di ba? Hihina rin kayo eh. Kaya kailangan mabait ka sa iyong mga anak. Di ba? Sa anak ng asawa mo. Dahil mare-reverse din yan pagdating ng panahon. Alam nyo talagang dihado yung mga namamatayan ng ina. Walang tagapagtanggol. Kaya mga ama naman, dapat kung namatay na kayo ng asawa, isipin niyo yung mga anak niyo original na walang tagapagtanggol, sinisiraan pa ng second wife niyo madalas. Di ba? Pero may mga second wife din na mabubuti, ha? Hindi lahat. Pero konti. So, kailangan mag-iisip tayo ng ganyang mga bagay. Siguradong kung meron sa inyo dyan, kayo yung konti. Di ba? Dahil mga anak kayo ng Diyos, eh. Dapat mabait. Pero sabi, if anyone does sin, no worry. Jesus died for your sin. Hindi mo pa ginagawa ngayon, kasama na doon sa binayaran niya sa krus. But remember, don't abuse. No? Sabi, I write so that you will not sin. Kaya mga kapatid, pag nagawa na natin yung kaya natin, relax na. Bakit ka pa nagkaroon ng Diyos kung lagi kang tense, lagi kang stressed,
lagi kang inuusig ng kapwa o ng sarili mo. Hebrews 7, 23 to 25. But because Jesus lives forever, He has a permanent priesthood. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Nung ang Espiritu ng Diyos, Anak, ay tumira sa katawan ng tao sa pamamagitan ni Jesus, at namatay yung katawan na yon bilang bayad sa kasalanan, lahat ng may katawan na tulad ng katawan na yon, nabayaran na ang kasalanan. At nung si Jesus ay nabuhay na muli, alam niyong hindi siya hangin, hindi siya usok, hindi siya multo. Nung bumangon muli sa kamatayan ng Panginoong Jesus, kumakain, nakikita nila, nahihipo nila, nakakasama nila, may katawan pa rin. At ang Panginoon ay umakyat sa langit, dala yung katawan na yon. At itong sinasabi dyan, because Jesus, as God and man in one person, lives forever, there will always be the human in Him that will always talk to God for the sake of the humans. Kaya sabi, we have a priest forever. It is a permanent priesthood. You know what a priest does? Nakahawak siya sa Diyos sa isang kamay at nakahawak siya sa tao sa isang kamay at namamagitan siya, yun ang priest. At sabi kay Jesus, may priest tayo forever. Hindi niya kasi hinubad yung katawan na yon. It was a glorified body, pero hindi niya hinubad. Ewan natin kung pagdating ng panahon, may iba yun. Pero ang sinasabi, He is our priest forever. Habang nandun si Jesus, laging may magtatanggol para sa tao. Laging may magpapaalala sa langit. O, huwag nang parusahan yan, kaya nga ako na parusahan. Ayan, yung ginawa niyan yan, yan yung isa sa mga galos ko. Yung kasalanan niya na yun, isa yun na patak ng dugo kong ibinayad. Bakit yung sisingilin ng doble, double jeopardy? That's why Jesus is our priest forever. And when you know that, you can relax. Not to be tamad, not to be pabaya, but to be accountable to God and to be loving. Ephesians 4:30, you were sealed with the Holy Spirit of God for the day of redemption. Selyado ka na, wala nang makakagalaw, walang makakapagbukas, sealed. So revive your spirit along the true image of yourself. Celebrate your renewal and that of others, and change the way you think. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. So change the way you think of yourself and change the way you think of others, of humanity. Change your self-image. Change your icon and idol that is based on that sinfulness and guilt. Ephesians 4, 22 to 23, put off your old self. Be made new in the attitude of your minds. Why in the attitude of your minds? Because you've already been made new by the blood of Christ. But you've got to do your part. Make yourself new by changing the way you think about yourself and about others. At alam nyo, pagkaalam natin ang nakatira sa atin ay ang Diyos, hindi ang demonyo, lalo tayong we will sin less and less kasi igagalang natin yung nakatira eh. Pero pag lagi sinasaksak sa utak mo, may nakatira talagang impacto sa'yo, di ba dumadaling gawin? Total, nandun na siya sa loob. Pero pag naiisip mong Diyos ang nakatira dyan, lalong dumadaling magpakabanal at magpakabuti. So conform to your true image, earned for you again by Christ, given to you originally by God the Father in creation, and returned to you by the accomplished and perfect work of Jesus. So reclaim your true identity, be true to your identity. Live as you really are. 1 Peter 2:9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Not to Satan, not to darkness, but to God. So engage and challenge myths about your true image and your true self. And be free to be how God meant you to be. Nilikha ka ng Diyos na mayroong halaga, mayroong purpose. Maging totoo ka doon, sasaya ka, at papasayahin mo yung lumikha sa iyo. Destroy the other idol, the bad, the fallen idol of yourself, because in Jesus, you have regained your true idol, your true image, that
that of God. 1 John 3:8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. And one of the devil's work that was destroyed is your fallen image. It was already destroyed by the Lord Jesus. The mark of sin and sinfulness was already destroyed by Jesus. You are a brand new being, a new creation, created in Christ Jesus to do good works. This is the challenge to the church, to remove the idolatry, the other idolatry that distorts man's true image. We must stop the relentless drill on guilt, the destructive assault on the psyche, the mind, and the emotion of people by always making them think they're wrong and they're inadequate and they're hopeless. We must stop this addiction to the issue of sin and self-flagellation. Nababaliwala ang sakripisyo ni Jesus pag ang lagi nating tinutuunan ng pansin, yung kulang, yung mali. Para rin ang daming ginawa ng asawa mo, tapos ang pagdating mo, ang nakikita mo, yung konting mali, yung konting kulang. Nababaliwala ang kanyang kabayanihan. Since God is the true image of man, respect that image of God. Respect that Spirit of God in every man. Kung nakatira sa iyo ang Spirito ng Diyos, nakatira rin yun sa iba. Kahit ibang religion nila. Nilikha sila ng Diyos, tao sila, may Espiritu sila, nilikha sila ng Diyos na ganoon. Matuto kang gumalang ng mga ibang tao, kahit iba yung religious conviction. At kung gusto mo silang dalhin sa iyong pananalig, magpakita ka ng magandang halimbawa, mahalin mo sila, huwag mong lecturean, huwag mong i-condemn, ipakita mo kung anong sa palagay mo yung tama, sapagkat by your works, you will be known. Doong tunay na nakakakilala sa gawa, hindi sa salita. Respect every person because that person is respected by God. That person is inhabited by the Spirit of God and God loves that person. Let this person be what God created him or her to be. Kung tayo may otoridad, meron tayong kapangyarihan, control sa ibang tao, naliban sa ating sariling katawan, palayain natin sila para masunod nila kung ano ang tawag sa kanila ng Diyos. Huwag natin sila i-dominate, huwag natin silang kontrolin, may sarili silang espiritu, may sarili silang transaksyon ng Diyos, at huwag kang makialam doon. Kahit ikaw nagpapakain sa kanya o nagpapaaral o bumubuhay, ang totoo, ikaw ay pakainin din at pinaaaral din ng Diyos. Kaya lahat tayo dapat nagre-report sa Panginoon. Because every person was created in God, give that person space and freedom and support so that God's will for that person can happen. And think of that, especially you as that person. Ama namin, salamat sapagkat kami ay nilikha niyo sa inyong wangis, that we were fearfully and wonderfully made. Salamat sa pagpapaalala niyo sa amin, Panginoon, na huwag kaming mabuhay sa mga baluktot na paniniwala tungkol sa aming pagkatao, na bagamat inaamin namin na kami may mga kahinaan na dapat palakasin, kamali ang dapat itama, kadilim ang dapat tapunan ng liwanag, kalikuan na dapat ituwid. Hindi namin dapat limutin na ang talagang napakalaking katotohanan tungkol sa amin, eh kami nilikha nyo, ang Espiritu nyo ay nasa amin, at mahal nyo kami. Turuan nyo kami na mahalin ang aming mga sarili tulad ng pagmamahal nyo sa amin, at mahalin din namin ang aming kapwa tulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Magbulay-bulay tayo sa katahimikan, mga kapatid, kung anong kahulugan ng mga bagay na ito sa inyong personal na buhay. At ngayon pa man, italaga niyo sa Panginoon ang mga tiyak na gagawin at tiyak na hindi na gagawin dahil sa katotohanan that you were made in God's image. God, deal with your people. Teach us, heal us, empower us as we silently enjoy your presence and listen to your words.